Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula na naman ang panibagong linggo at live po mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, March 13, 2023. Sa kasalukuyan nga, may minomonitor ho tayong isang low pressure area. Ito'y pumasok ng Philippine Air Responsibility kahapon. At huli itong namata na sa 630 kilometers east-southeast ng hinatuan sa Surigao del Sur. Base sa ating pinakahuling datos, itong lugar kung nasaan itong low pressure area na ito, medyo malit pa yung tsansa na ito ay maging bagyo dahil nga hindi ganun kainam yung lugar kung nasaan itong LPA natin. Kaya sa ngayon, no, medyo malit pa yung tsansa na ito ay maging bagyo. Pero patuloy pa rin natin itong imo-monitor. Bagamat malit nga yung tsansa na ito ay maging bagyo, inaasahan naman natin maaari itong magdala ng mga pag-ulan, particular na sa may silangang bahagi ng Mindanao. Habang may hinang pag-ulan na maaring maranasan, partikular na sa may silangang bahagi ng Luzon, patuloy pa rin ho kasi yung pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. Sa nakalipas sa taon ho, normally natatapos ang amihan bandang mid-March. At dahil papunta na nga tayo dito sa bandang kagitnang bahagi ng Maras, so posibleng ito na ho yung huling linggo ng northeast monsoon o hanging amihan. Kaya lagi ho kayong tumutok sa Pag-asa para sa pinakahuling update, partikular na nga dito sa ating binabantay na low pressure area at ng hanging amihan. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, mararanasan na may mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan sa Luzon habang may mga pagkilat pagulog sa Visayas at sa Mindanao. Wala na tayong iba pang namomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At narito naman ang mas detalyado nating ulat panahon sa bawat lugar sa ating bansa. Dito sa Luzon, makikita ho natin malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa bahagi ho ng Cagayan Valley, kasama yung Aurora, Northern Quezon, at lalawigan ng Apayao dahil sa pag-iral ng northeast monsoon. Sa mga kababayan natin dyan, asahan natin magiging maulap yung panahon dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantala, sa nalabing bahagi ng Luzon, kasama na ho dyan yung Kamaynilaan, inaasahan naman natin ang posibilidad ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan sa pag-iral nga ng northeast monsoon o hanging amihan. Dito sa may southern part ng Luzon, kasama yung Calabarzon at Kamaynilaan, posibleng ngayong umaga medyo maulap po yung kalangitan dahil nga yan sa northeast monsoon o hanging amihan. Agwat nga na temperatura natin sa Lawag, nasa 21 to 30 degrees Celsius, habang sa Baguio, nasa 13 to 22. Sa Tuguegarao, nasa 20 to 28 degrees Celsius, habang sa Kamaynilaan, nasa 22 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 19 to 28. Habang dyan sa Bicol, no, sa Legazpi City, 22 to 31. Sa Berto Princesa, nasa 22 to 31. Habang sa Calayan Islands, 24 to 32 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Visayas at sa Mindanao, makikita ho natin mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat pagkulog naman ang mararanasan sa bahagi ng Kabisayaan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. Dito ho sa Cebu, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Inaasahan naman natin na unti-unting lalapit dito sa may bahagi ng eastern section ng Mindanao itong low pressure area. Kaya malaki yung tsansa ng pag-ulan, particular na nga sa Caraga at Davao region. Habang sa nalabing bahagi ho ng Mindanao, posible naman yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot naman ng mga localized thunderstorms at posible din sa paglapit ng low pressure area ay maaaring magdala nito ng mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng Mindanao. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, sa 24 to 29 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At dahil pa rin sa pag-iral ng northeast monsoon hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning. Partikular na nga ito sa mga sa hilagang baybayin ho, no, ng Luzon. Partikular na nga dito sa bahagi ng Batanes, Babuyan, Ilocos Norte, kasama din Ilocos Norte, hilagang bahagi ho, hilagang baybayin ng lalawigan ng Cagayan. Delikado pa rin maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa bahaging ito ng ating kapuluan dahil nga inaasahan nga natin na magiging maalon yung karagatan dulot ng northeast monsoon. Base sa pagmamonitor natin, posibleng ngayong linggo po na patuloy pa rin iiral yung northeast monsoon, pero posible sa mga susunod na linggo ay tuloy itong hihina at patungo na nga tayo sa panahon ng tagtuyo o panahon ng tag-init o dry season. At narito po ang ating inaasahan panahon sa mga susunod na araw. Mapapansin natin sa Kamaynilaan, sa Baguio at sa Legazpi, generally po na fair weather po yung mararanasan natin. Pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. May mga pagkilat at pagkulog pa rin dito sa may bahagi ho ng Metro Cebu. Habang mapapansin nyo dito sa Metro Davao, posibleng bukas maulan pa rin dulot nga ng paglapit
ng low pressure area. Pero base nga sa monitoring natin, posible ho na malusaw, no? Lalo na pag lumapit na sa kalupaan itong low pressure area na ito. Samantala, sa Maynila, agwat ang temperatura natin 21 to 31. Sa Baguio, nasa 14 to 23. Habang sa Legazpi, 22 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman ho, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Ang araw ho natin ay sisikat ganap na 6:06 ng umaga at ito ay lulubog mamaya 6:06 ng gabi.